may kumakaalat po na balita na magtataas daw tayo ng specifically ng real property tax. Yung business taxes, gusto niyo ba babaan po natin ng konti? Malabo pong mangyari yun. Ano? Good morning po at maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating Vice Mayor Dodo Jaworski, sa ating mga membro ng Sangguniang Panlungsod, sa ating City Health Department na sila po ang host ngayong umaga, sa paumuna ng ating masipag na masipag, kahit na medyo mahiyain lang po, ano, Dr. Panaligan. Ayaw sumama sa picture kanina ni Dr. Pinaydia. Sa ating mga dentista at lahat ng staff ng ating dental section, sa pangunguna ng ating OIC na si Doc Bea at si Doc Jonan, naka-BL pa, ano. Sa lahat po, sa mga awardee natin ng A1 Child, ngiti naman kayo dyan. At sa inyong mga magulang, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Sa mga kasama natin mula sa BFP at BJMP, Prosecutor's Office, iba pang national government agencies, sa ating Local Finance Committee, sila po ang nasa likod ng programang ito ngayong umaga. Kasama rin po natin ang ating City Administrator Jerome Manzanero, na ating mga member, si Ma'am Marita, syempre, ano, ang ating Treasurer's Office, nandito rin po kasama natin ang ating Assessor's Office, ni Sir Bobby, ang ating, ito si Ma'am yan, nandiyan kanina, ang Planning Office natin, ang ating BPLD, sa paumuna ni Ma'am Lani, lahat po, ano, baka may mga hindi pa po ako nabanggit. Maraming salamat sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, sa lahat ng ginagawa ninyo para maging mas maayos ang ating Lungsod Pasig. You know, ating streamlining of processes para mas maging madaling magnegosyo sa Pasig City, sa ating efforts sa patungkol sa ease of doing business, sa anti-red tape, ganun din sa anti-corruption, at lahat pa po ng mga ginagawa natin para maging mas maganda, mas maayos, mas madali ang pagninegosyo sa lungsod ng Pasig. Ang business taxes at real property taxes, that accounts for maybe 75-80% of our revenues every year. Taon-taon dito po natin kinukuha ang pinakamalaking bulton ng budget ng Lungsod Pasig, ng ating lokal na pamahalaan. Business taxes, yun yung pinakamalaki. Nasa kalahati ng budget natin galing sa business taxes at yung real property taxes, ito naman yung pangalawa. Kaya tama lang po na ngayong umagang ito ay bigyan natin ng kahalagahan at bigyan natin ng parangal ang mga top taxpayers ng Pasig City. Maraming salamat sa mga top 10 real property taxpayers natin at sa top 10 business tax payers natin. We just want to let you know that you are very valuable to the city of Pasig, and we appreciate everything that you do. Hindi lang po sa pagbabayad ng buwis, kundi sa pag-generate o sa paglikha ng trabaho, yung ginagawa ninyo para mabuhay ang lokal na ekonomiya sa lungsod ng Pasig. Hindi naging madali ang nakarang 2-3 taon. Lagi po natin nasasabi, naranasan natin yan mula nung nagpandemya. Sabi nga, ang taong 2020, baka hanggang 2021, yung tinatawag ng mga ekonomista na worst economic years natin mula World War II. Pag tinignan po natin yung growth rate at lahat, or yung negative growth rate for that matter, since World War II, yung pinakamahirap na economic year para sa bansa natin. Pero sa pakikipagtulungan ng lahat mula sa iba't ibang sektor, sa pangunguna ng ating business sector or pampribadong sektor, ay kinaya po natin. At masaya po tayo dahil hindi lang basta kinaya, no? Kundi pag tiningnan natin yung numbers natin ngayong 2022, masasabi natin na hindi lang tayo basta nag-survive, but we are thriving.
in the city of Pasig. At lahat po tayo ay may papel po dyan. Lahat po tayo ay may malaking bahagi. Ang ating kapulisan, peace and order natin, BJMP, BFP, they play a big part in maintaining peace and order para maging conducive sa pagninegosyo ang lungsod natin. Nandiyan ang ating konseho na nagpasa ng maraming mga ordinansa at resolusyon para maging mas maayos pa ang ating lokal na pamahalaan. Andiyan ang mga kawani natin mula sa Local Finance Committee at lahat ng mga departamento na nabanggit ko at maraming hindi ko nabanggit pa. Talagang nagtatrabaho araw-araw para maging mas business-friendly ang ating Pasig City. At tunay nga namang nagbubunga ang lahat ng pagsusumikap at paghihirap natin. Marami man pagsubok, masasabi natin na nagbubunga po mga efforts natin. Nung nakaraang taon nga po ay kinilala ang Pasig bilang number one or nanalo tayo ng binigyan tayo ng parangal ng Philippine Chamber of Commerce or PCCI na most business friendly, highly urbanized city. Kaya yung mga gantong pagkilala sa mga efforts natin ay magsisilbing inspirasyon sa atin para ipagpatuloy kung ano man yung mga nasimulan ng pagbabago, yung mga nasimulan ng reforma, pag-iigtingin pa natin. Pag nakakatanggap tayo ng recognition o parangal, hindi po natin iniisip na, okay, may parangal na, tapos na, pwede na tayo mag-relax. Hindi po, dahil alam po natin, at alam din ng mga businesses and taxpayers ng Pasig na marami pa tayong kailangan ayusin. Kailangan taitingin pa natin yung nasimulan na natin. At kaya naman, ang pakiusap ko po sa ating mga taxpayers, whether top taxpayers natin sa RPT or sa business taxes, maging ang mga taxpayers natin na nanonood sa video ngayon, no? Nanonood sa mga naka-live ngayon. Lahat naman po tayo, taxpayers, ano? But specifically to the private sector, ang pakiusap lang namin po sa inyo, gaya ng ginagawa nyo na rin naman, ay patuloy nyo po kaming tulungan para ayusin at linisin palalo ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Ang ibig ko po sabihin, pag may nakikita po kayong maganda, okay naman po yun, sabihin nyo sa amin para paitingin pa namin. Pero pag may nakikita po kayong hindi maganda, pag may nakikita po kayong naninikid, pag may nakikita po kayong nag-iipit ng mga papel natin, para alam nyo na, pag may nakikita po tayo humihingi o tumatanggap ng lagay, sabihin niyo naman po sa amin para ma-actionan po namin. Dahil lahat po ng magagandang pagbabago, hindi po yan kaya ng isang tao, ng isang grupo o ng isang sektor lamang. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad. Hindi lang po sa ating sarili, hindi lang po sa ating mga negosyo, kundi meron din tayong responsibilidad at meron tayong katungkulan, meron tayong pananagutan, pati sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kaya napaka-importante na magtulungan po tayo para maisa kultura po natin yung mabuting pag-gobyerno. Maisa kultura po natin yung malinis at maayos, epesyente na pag-gobyerno. At kami po sa pampublikong sektor, hindi po namin kaya ito mag-isa. Kailangan po namin ng tulong ninyo. At yung sinasabi ko po, hindi lang naman po dun sa corruption mismo, doon pag may nakita kayo, sana sabihin niyo po sa amin. Pati pag may nakita po kayong dapat ayusin sa proseso, maaaring hindi naman mali per se, ano, pero pwede pang pagandahin, pwede pang ayusin, pwede pang gawing mas efficient, pwede pang streamline, pwede pang bawasan yung requirement. Pag may nakita po kayo, sana hindi po kayong mahiya at huwag kayong magdalawang isip na sabihin po sa amin para ma-actionan po namin. Kasi pag may nakita po kayo at hindi po namin na-actionan, hindi po namin nagawa, at least hindi na po kayo may kasalanan, kami na po yung may kasalanan nun. Pero pag may nakita kayo at hindi nyo sinabi, kasalanan nyo po yun. Ano, asahan po ninyo na lahat gagawin po namin. Muli po, sa ease of doing business, anti-rating, anti-corruption, and everything we can do to make Pasig a better place to live, a better place to do business as we have already begun. Pero muli po, paiigtingin pa natin. Maraming salamat sa ating mga taxpayers. Magpapatuloy tayo, magtutulungan, magkakaisa tungo sa mga layunin ito. Isa na lang po ang tanong ko sa ating mga, kasi may mga
May mga nagsasabi po ngayon, ano, may kumakalat po na balita na magtataas daw tayo ng, specifically, ng real property tax. Ano, kasi nag-adjust na yung BIR. So, usually, susunod na yung LGU na yan. Pero, gusto ko lang po ilinaw, ano, kasi baka nagpapanik na yung iba. Baka biglang pati yung mga kapitbahay ko. At siguro, lahat naman ng residente, na land owner po rito, baka nabalitaan na. May mga lalo na, may mga kaibigan sa BIR, nabalitaan na, baka magtaas na daw ng RPT. Pero siguro, mag-agree naman po sa akin si Vice Mayor Dodot, ating appropriations committee, na sa Pasig, maaaring magtaas yung valuation, pero yung assessment rates natin at yung actual na real property tax na babayaran natin, hindi po tataas sa lungsod Pasig. Anytime in the short term, hanggang medium term siguro, hindi po tataas. Pati business taxes. Yung business taxes, gusto niyo ba, babaan po natin ng konti? Malabo pong mangyari yun. Ano? Pero hindi rin po siya tataas, kaya magandang balita naman po ito. Muli po, magtulungan tayo, mag-aisa tayo, marami pa tayong kailangan gawin, pero sa nakikita ko po, maganda ang progreso ng Lungsod Pasig, tuloy-tuloy po ang ating pag-unlad. Maraming salamat, congratulations, and maraming salamat sa mga taxpayers natin at sa ating lahat. Good morning, adjourn na po tayo.